welcome to my video blog. Kakaiba ang aking video blog ngayon dahil ang aking tatalakayin ay tungkol sa bakit may mga haters and bashers. At alam kong marami makaka-relate sa inyo sa topic kong ito kasi lahat naman tayo talaga ay naka-encounter ng mga haters and bashers, not only in our social media sites, pero pati na rin yung mga taong naninira sa atin at nagchichismes sa atin ng kung ano-ano. O, diba? Kaya, sa video blog kong ito, aking i-discuss yung mga types ng haters and bashers, yung rason kung bakit sila ganun, at kung paano natin sila i-handle. Hindi po ito opinion ko lang. I research about this. So, nagbasa ako ng mga different articles and blogs about haters and bashers. At syempre pa, since nakakaibang topic na to, gagawin ko ding interesting at creative ang aking video blog na to. So, I hope ma-appreciate ninyo ang aking video blog. Ayon sa aking pananaliksik, maraming rason kung bakit merong mga haters and bashers. So, I categorize them. Unang kategorya, ang ampalaya type. Nasa kategoryang to ang mga insecure at inggitera sa buhay. Kaya naman, hindi sila kailanman masaya. Kaya super bitter sila sa kanilang buhay. Kaya lahat ng nakikita nila ay puro pangit at puro kapintasan. Imbes na i-appreciate kung ano yung maganda sa kanilang nakikita. Masdan nyo to. Ano to? Dance tutorial at dance cover sa kanyang YouTube channel. Ay, ang kapal na mukha. Para nga siyang tuod kong sumayaw. Grabe. Ano ba yan? Mali-mali pa yung tinuturo niyang dance steps. Ay, nako. Pero ang dami niyang subscribers at ang dami nagla-like ng kanyang pinupost. Mabula ba ito, Mato? Ay, nako. Mas magaling akong sumayaw sa kanya. Pero bakit ganon? Bakit hindi napapansin yung mga pinupost ko sa aking YouTube? Niwala nga akong subscribers halos. Makapag-comment na. At 10, hindi ka bagay mag-dance tutorial video. You're too stiff. Set. Diba? Nakakaawa ang mga ganitong tao. Pangalawang kategorya, the all-knowing type. Eto naman, nagmamarunong, thinking na siya na yung pinakamagaling at may alam ng lahat ng bagay dito sa mundo. Kaya, dapat walang gagaling sa kanya. Kaya, kung mag-comment siya at mang-bash, puro dapat ganito, dapat ganyan, hindi ka magaling, and so on. Ayon, kaya tingnan niyo to. Ano to? Makeup tutorial? Ay! Diyos ko ha, ang tsaka niya mag-makeup, tapos kapal na mukha niya mag-post ng makeup tutorial. Ay nako, at marami naman nag-view, 1 million views, tapos marami nag-share. Bulag ba itong mga taong to? Ay nako, o tingnan mo yung pag-brush niya ng blush on, mali nga. Yung paghawak niya sa brush, mali. Tapos, o paano daw magkakaroon ng doll-shaped eyes? Ay nako, makapag-comment na. Excuse me, Ateng. Please hold the brush properly. Hindi rin yan ang tamang stroke sa paglagay ng blusher. Grabe. Ay nako, nakakainis sa mga ganitong tao. O diba? Ay nako. Mapapailing ka na lang sa ganitong sitwasyon. Pangatlong kategorya, the kulang sa pansin type. Kaya may mga haters at bashers kasi nagpapapansin dahil kailanman ay hindi sila napapansin. So they are hoping that when they post comments about your post in social media, if they will talk behind your back, baka naman sumikat din sila at mapansin. O, diba? Tingnan nyo to. Song covers
ang kapal naman ang mukha nito para mag-post ng kanyang song cover. Grabe. Ni hindi nga marunong kumanta. Pero bakit ganun? Mas maganda akong kumanta sa kanya. Abot na abot ko pa nga yung mga high notes. Pero wala man lang puwapansin sa mga post ko. Isa, dalawang likes, yun lang. Pero siya, kapupost lang several minutes ago, million views na. Makapag-comment na para mapansin ako. At 10, nagpa-flat notes ka. Better see my posted song covers. I'm better than you. Ayun. So, malay natin, baka dun sa mga nagla-like ng kanyang video ay ma-curious at tingnan din yung aking posted song covers. So, didadami na rin ang views ko. Hindi pinansin yung comment ko. Inignore lang. At alam kong nag-online siya kasi nag-comment siya dun sa latest na nag-comment sa kanya. Nag-thank you siya dun sa positive comment na nagbigay sa kanya. At yung mga nag-view ng videos niya, wala rin pumansin sa comment ko. Bakit ganun? So, talagang kulang sa pansin dahil wala talagang pumapansin sa kanya. Kawawa naman. Unang-una, dahil meron tayo na wala sila. Kaya ganun sila. Naiinggit, nagiging bitter sa atin. Pangalawa, dahil sa tingin nila, hindi tayo karapat-dapat sa kung ano man na tinatamasa natin. Kung marami tayong likers, subscribers, at followers, naiinggit sila doon. Kasi sa tingin nila, mas karapat-dapat sila na magkaroon ng ganun kaysa sa atin. Pangatlo, wala lang talaga silang magawa sa kanilang buhay. Hindi sila busy, kaya naghahanap sila ng kabibisihan sa kanilang buhay. Pang-apat, yon, isa sa mga kategoryang nabanggit ko. Nangangailangan sila ng pansin. Kumbaga, sila yung mga KSP. Talagang tumatawag ng pansin. At, panglima, dahil hindi sila masaya sa kanilang buhay. Kaya nga sila yung mga nasa ampalaya type category. Masyado silang bitter. Na kumbaga siguro dahil ang dami nilang pinagdaraanan sa buhay. Well, isa lang yung dapat niyong gawin. And this is my advice. Ignore them. Ignore, ignore, ignore. And if they kept on bothering you in your social media sites, then delete their comments and block them. Wala naman yun. Sa mga chismosa naman, inggitera who are talking behind your back, same thing. Ignore them. As if wala kang naririnig, as if wala kang alam. Kasi nga, diba sabi ko, kanina yung kinategorize ko na different types of haters and bashers, these are just people who are bitter in their life, inggit, at walang magawa sa kanilang buhay. O sadyang, may tililing lang sa kanilang mga utak. And remember, you will never win an argument with a crazy person. Kaya kung papatulan mo sila, wala kang mapapala. Explaining your side, for example, because they are accusing you of something, it won't work. Kasi nga, mga may tililing yan sa utak. Because they're behaving that way. Kung mga matitinutong taong to, they are educated, and they have better things to do, they will never do that. So I hope you get my point. And sana etong video vlog na to nakatulong sa inyo kung paano nyo i-handle ang inyong mga bashers and haters.
Kasi isipin nyo, yung karamihan sa kanila nagpapapansin. Yung iba naman, naghahanap lang talaga ng away. If you ignore them, mas lalong maiinis yan kasi hindi mo sila pinapansin. So that's the greatest revenge that you can give them. O diba, winner tayo kapag hindi natin sila pinatulan. Isipin na lang natin na para tayong Miss Universe sa ganda. Kaya ako may corona ngayon. Kaya tayo talagang binabash at kinaiinggitan. That means tayo sikat na sikat. Dahil may kasabihan nga, diba, na ang punong-puno ng bunga ay binabato. Saka, natatawa nga ako sa kanila kapag nakakabasa ko ng mga post nila na kung saan naninira sila ng kanilang kapwa or post sa aking social media sites. Kasi kung iisipin, kung sa tingin nila mas magaling sila sa ganito, sa ganyan, then why not post your own videos or pictures showing how good you are? Bakit kailangan mong manira ng kapwa para umangat ka? Or wala ka naman talaga ibubuga? Kaya ganon. Diba? Another thing iba naman is, ayun, dahil sa sobrang inggit, kaya magpo-post sa mga ganito, ganyan-ganyan, magko-comment sa yung mga pinopost. Eh kung sa tingin mo mas sexy ka, mas karapat dapat ka mag-bathing suit, mas maganda mga pictures mo, di post mo sa yung social media sites. Kaysa manira ka ng kapwa mo. Simple lang naman yun, di ba? Kaya lang, yun nga, yung iba dito eh, talagang sadyang may sayad lang sa utak. So it's pointless na patulan talaga sila. By the way, if you're looking for a cafe experience without the price, visit Elijah's Cafe, located at Berlin Street, Naga City, near Lucky Educational Supply Store. And if you're looking for an online shop in Facebook that offers highly affordable yet fashionable clothes and accessories, visit Ezra's Emporium, a one-stop shop for you. Sana nag-enjoy kayo sa aking video blog. So before you go, please hit like if you like this video and please subscribe to my channel.